Okay, so safe ba na lunukin o lumunok ng similyan ng isang siyempre lalaki? So ito po ay walang mali siya. Ipapaliwanag ko po ito for the sake of medical knowledge at para din doon sa mga nagtatanong at nang makaiwas din sila sa problema. Okay? So, syempre, ang tanong ay safe ba daw na lunukin ang similya o sperm? Okay, yun yung kanilang tanong. Ang nagtanong nito, kaya niya na itanong, yan ha, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit niya na itanong ito. Yun daw kasing partner niya, noong lumunok ng similya niya, nagkameron ng pantal sa katawan, nagkameron ng rashes. So, ang pinagbibintangan nila o tinutukoy nila na maaring dahilan ng allergy ay yung similya. Yun ang dahilan kung bakit niya naitanong ito. Ipapaliwanag natin, okay? Generally, yan ha, generally safe na lunukin ang similya. Klaro tayo dyan. That is based sa pag-aaral. Kahit itanong ninyo sa doktor. Safe yan. Generally safe. Walang component ng similya ang nakamamatay o nagkukos ng harm. Sa madaling salita, wala itong component o ingredient o lahok na harmful. Okay. However, ha, merong mga pangyayari na dumadating sa point na ang pagswalo ng semen o na similya ay nagdudulot ng problema. Pero ito ay rare. Bihirang mangyari ito. Ito ang tinatawag na allergic to semen o allergy sa similya. Ang tawag dyan ay seminal plasma hypersensitivity. Okay, ulitin natin. Seminal plasma hypersensitivity. Nagkukos ito para magkameroon ng pamamantal na tinatawag naming urticaria, ang tawag ng mga doktor, ng mga nurses na katulad namin, urticaria tawag dyan, yung namamantal, at yung rashes na yung may mga pula-pula, no? Yung namang pangangate, ang tawag dyan ay pruritus. So, yung mga yan ay, nanabanggit kong yun, ay mga signs or symptoms ng allergic reaction. So, kung ano yung common na nangyayari sa taong na allergy na kumain ng hipon, kumain ng alimasag, kumain ng pagkain na allergic sila, yung reaction na yun, same reaction sa paglunok ng similya. Ito na nga ang tinutukoy natin na seminal plasma hypersensitivity. Ngayon, tatanungin nyo, safe ba? Tatanungin nyo ulit, di hindi pala safe. Hindi safe sa may allergy. Pero generally safe yan sa lahat ng tao na walang allergy dito. So, paano mo malalaman na merong allergy dyan? I'm sorry to say, but kailangan mo nang lumunok ng similya para malaman kung may allergy. Ngayon, pag dumating sa point na na-allergy, pwede naman kayo mag-take ng mga anti-allergic na mga gamot, kagaya ng loratadine at saka cetirizine, yung mga typical na nabibili over the counter o sa mga butika. Kung ano yung tinitake nyo ordinarily, yung mga tinitake nyo pag na-allergy kayo, yun. Ngayon, kung dumating sa point na lumala, nahirapang huminga,
tapos ay na kumbaga eh, may mga nararamdaman ng hindi maganda, namamawis-mawis na, nanlalamig na, palagay ninyo eh hindi na maganda talaga yung pakiramdam, no? Aba, eh, pumunta kayo sa emergency room at tuturukan kayo ng anti-allergic na gamot. Pag dumating sa point na ganun, kapag lumunok ng similya. Okay? Ngayon, itatanong nyo ulit, ay meron pa bang dahilan para masabi na hindi safe lumunok? O meron bang danger? Yes, meron pa bukod dyan, dun sa merong allergy. Kapag ang isang tao ay merong sexually transmitted disease or STD, no? Kapag ka meron silang STD, delikado yan. Kasi pag nilunok ang similya, pwedeng magkameron ng sexually transmitted disease o mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Dahil yung similya ay meron niyan dalang virus. Pwede diyang nandyan yung virus, no? Yan yung kagaya ng HIV o yung human immunodeficiency virus na sinasabi natin, no? So, yan yung mga pwedeng matransmit o makahawa. Kaya, kung tinatanong ninyo kung safe, yes, generally safe, but meron kayong dalawang, kailangan i-consider. Kapag kayo may allergy, it's not safe. Pangalawa, kapag ka ang partner ninyo ay merong sexually transmitted disease. So, paano nyo naman malalaman yon? Siyempre, kailangan niya magpa-test. Ngayon, kung, siyempre, sino ba naman ang makikipagtalik tapos sasabihin mo, oh, magpa-test ka muna sa ospital. Siyempre, walang ganun. To be safe, siyempre, mag-condom. At huwag lumunok ng similya ng hindi mo kabisado o hindi mo kilala. No? Pero kung asawa nyo naman yan, at sigurado naman kayo, boyfriend nyo, eh, it's up to you guys. So, kayo nang bahala. No? So, ito ay hindi sapilitan na part ng lovemaking. It's your decision to make, no? But it's not forced na yung sasabihin natin, it is not forced na pwede mong ipukol o i-request o iutos sa iyong partner na ba, tayo ay mag-asawa, ito ay kailangan i-gayon, kailangan lunukin mo ito, hindi ganun. Okay? So, this is not, you're not obliged to do that. If you are thinking about sexually transmitted disease ng partner mo, baka meron, no. And then, if you think naman na you have allergy, you will never know until you swallowed it. Bye for now.